kung sa aming pamilya, okay lang. Pero sa ibang pastor po, hindi po okay. Kasi alam nila na kung lilipat kami sa ibang simbahan, lilipat din yung tithes. Eh, imbis yung tithes na namin para sa simbahan na yung kasalukuyang inianiba namin, eh, malilipat sa ibang simbahan. Eh, yun nga ang dinadawag na may minsan nga yung mga pastor sa pastor mag-aaway-away dahil yung membro, kinukuha nila yung membro nila doon sa kabila, tapos yung kabila naman, kinukuha yung membro nila sa ganun. Pero, para sa amin, yung main doctrine namin, okay lang, lumipat, basta evangelical born again, wag lang ang simbahang katoliko. Kasi para sa amin, yung simbahang katoliko, eh talaga purely pagano. Welcome to our program, The Journey to Catholicism. And this is your host, Brother Paul San Pablo Alema, together with our special guest, Brother Siegfried James Consensino, an evangelical, born-again Christian since birth, at siya po ay isang evangelist at preacher sa loob po ng mahabang panahon sa grupong ito. At siya po ay isang ganap na katoliko sa loob po ng 7 taon. So welcome po, Brother James, sa ating programang The Journey to Catholicism. Thank you, Sir Paul, sa pag-invite po sa akin dito. Brother James, dahil ikaw po ay nagmula sa born-again Christian at marami pong mga born-again Christian na grupo na iyong pinuntahan, so ano ba ang inyong mga gawain sa inyong paniniwala at ano ba ang mga ministry niyo doon sa grupong ito? Mm-hmm. Yes, Sir Paul, no? Talaga naman simulat sa Paul, namulat na talaga ako na magdagiging isang born again, evangelical born again, no? Kasi yung pamilya ko, my generation generational family is a born again, no? Yung talagang generation namin ay luklok sa born again. At kahit nga ako is I am an inborn evangelical born again. At kung mapapansin natin, Brother Paul, nagsimula ako sa pagiging nag-aktibo na sa simbahan ng pagiging born again at the age of 12. Pero yung pamilya namin, Sir Paul, na nagsimula kami sa pagiging happy Christian. Yan po yung term ng aming iglesia sa aming pananampalataya, yung happy Christian, yung galing ka sa isang simbahan na born again, tapos palipat ka na naman ng ibang organisasyon na born again, yan yun. Galing ako sa Christ the Healer, sa Christ for All Nation Church, na doon pa rin sa Davao, tapos lumipat sa Jesus Blessed Redeemer Church, hanggang dito, sa kasalukuyan, yung dati kong, yung huling simbahan na inaaniba namin, yung Christ the Healer, International Missions Movement, na itinayo ni Bishop Rod Cubos, originated sa Davao. Ibig sabihin, Brother James, okay lang kahit anong grupo, basta born again evangelical Christian ang inyong lilipatan. Bakit ganun naman ang tanggap sa inyo na okay lang lumipat, basta doon lang sa evangelical born again? Sa amin, Sir Paul, kung sa aming pamilya, okay lang. Pero sa ibang pastor po, hindi po okay. Kasi alam nila na kung lilipat kami sa ibang simbahan, lilipat din yung tithes. Eh, imbis yung tithes na namin para sa simbahan na yung kasalukuyang inianiba namin, eh, malilipat sa ibang simbahan. Eh, yun nga ang dinadawag na minsan nga yung mga pastor sa pastor mag-aaway-away dahil yung membro, kinukuha nila yung membro nila doon sa kabila, tapos yung kabila naman, kinukuha yung membro nila sa ganun. Pero para sa amin, yung main doctrine namin, okay lang, lumipat, basta evangelical born again, wag lang ang simbahang katoliko. Kasi para sa amin, yung simbahang katoliko, eh talaga purely pagano. Yun na talaga yung aking nabuksan, yung simula pang born again pa talaga ako. So, ibig sabihin, tatak na sa inyong mindseting na yung katolikong simbahan ay para sa inyo isang masama na grupo. Mm-mm. So, ngayon, Brother James, paano ba napalapit ang iyong sarili sa mga Katoliko ito, na ito po yung nag-lead ng inyong journey sa simbahang ito? Kaya nga, Brother Paul, yun po yung medyo
interesting talaga sa buhay ko. Because it was at that time na nagsimula na ako at the age of 12 sa pagiging Bible school preacher every Sunday, kasi may Sunday school kami. Tinuturuan ko yung mga 7 years old hanggang sa nagkatagal na, nagle-level up na yung pananampalataya ko as born again, naging progressive. Ito yung at that time na lumipat na kami sa Christ the Healer International Missions Movement, or tinatawag namin yan siyang Christ the Healer in short. Yung grupo ni Bishop Kobos. Mm-hmm. So doon nagle-level up na ako. Kaya sabi ng leader ko, pwede ka na mag-evangelize sa labas. Kasi yung main target namin, yung main goal talaga namin is to reach more souls, to win souls, to harvest souls. At saka yung souls na pinupuntirya namin, yung mga ligaw na kaluluwa. Ano yung ligaw na kaluluwa? Yung mga Katoliko. Mm. Yun talaga yung paborito namin, especially yung mga youth Catholics, na alam naman talaga namin na, kasi para sa amin, yung paniniwala namin, yung expectation namin, ang mga Katoliko talaga is walang knowledge about Bible, walang alam about Bible. Ignorante. Sure. Ignorante. Kasi para sa amin, yung binabasa lang ng Bible, yung mga numero ng loto, hindi yung mga numero ng bersikulo. Mm. Pero at that time, sinabi ng leader ko, ngayon kasi ina-assign kami. O, ikaw brother doon ka sa isang park, ikaw brother doon ka sa mall, ikaw brother doon ka sa bandang kanto ng ganito, ganyan. So ikaw, saan naman yung assignment mo? Kung in-assign kayo sa inyong organisasyon? Mm-hmm. Nabigla ako, Sir Paul, kasi sinabi ng leader ko, Brad James, doon ka mag-evangelize sa San Pedro Plaza. Mm-hmm. Yan po yung kilalang lugar sa Davao City, kasi taga Davao ako. Mm-hmm. Yan po yung kilalang lugar na kung saan, yan po yung teritoryo ng mga CFD, mm-hmm, ng mga Catholic Faith Defenders. Pero wala akong alam kung ano yung CFD. Mm-hmm. Kasi blinded ako eh. More focused, kumbaga fanatic ako sa aming pananampalatayang born again. So as a vow of obedience, sinabi ko na, oh, sige, doon ako. So doon, nagdadala-dala pa ako ng maliit na Biblia, inipit ko pa sa kilikili ko. Mm. Tapos ang lakas pa ng confident ko, kasi sinabi na, naalala ko yung sinabi ng aming senior pastor, na Pastor Kobo, sabi niya, huwag kayong matakot kapag mag-evangelize kayo sa publiko. Dahil ang Holy Spirit ay nasa inyo at sasamahan niya kayo. Mm-hmm. Wala kayong ipapangamba. Mm-hmm. Ngayon pagdating ko doon sa plaza, nung nagsimula na akong mag-evangelize, kasi street preaching namin yun eh, mm-hmm, hindi ko alam na yung mga audience ko pala ay mga Catholic Faith Defenders. Mm-hmm. So akala ko, ako yung mag-evangelize sa lugar na iyon. Mm-hmm. Pero nag-ibang ihip ng hangin eh. Nabigla ako, kasi hindi ako ang nag-evangelize, sila ang nag-evangelize sa akin. Mm-hmm. Kasi hindi ko alam na mga Catholic Faith Defenders pala yung mga kaharap ko. And there is one verse na medyo nakakapag tulala sa akin nung tinanong ako ng isang CFD. Sinabi niya, Brad, kasi nagbabahagi ka ng salita ng Diyos, pwede ba pakisagot yung tanong ko? Ako, as full of confidence, kasi alam ko or naniniwala ako ng Holy Spirit na sa akin. O sige, tanungin mo, kasi Holy Spirit na sa akin. Sinabi ng isang CFD sa San Mateo, talatang 16, versikulo 18, anong sinabi doon? Thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Even the gates of hell shall not prevail against it. Now, ngayon, ang ating Panginoong Jesus ay nagtayo ng isang iglesia. Mm. Yang iglesyang inaaniban mo, sinong nagtayo niyan? Yun ang hindi ko masagot. Mm. Kaya ang ginawa ko, sabi ko, umuwi ako sa amin. Sabi ko, bakit hindi ko nasagot yung tanong? Akala ko naman nasa akin yung Holy Spirit. Mm-hmm. Doon nagsimula akong nagdududa. Mm-hmm. Hanggang mismo na talaga akong nagtanong sa aming simbahan, mm-hmm, sino bang nagtayo ng ministry natin? Sinabi na yung pastor namin, baka buti na lang na umamin sila. Mm-hmm. Hindi na ako pinapahirapan. Mm-hmm. Pero doon na nagsimula yung aking encounterment, yung aking paghahanap sa katotohanan. Kasi that one verse struck me. Mm-hmm. Yung isang bersikulo, pinapahanap talaga ako kung ano yung katotohanan. Kasi, I will build my church. Hindi naman sinabi doon churches. So ibig sabihin, yun ang naging lead, mm-hmm, sa iyong journey na hanapin mo talaga kung ano itong iglesyang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Yes, Sir Paul.
Kaya yun, ito yung nagiging lead ko kasi ang sinasabi doon, I will build my church, not churches. So ibig sabihin, iisa lamang ang iglesyang itinayo ng ating Panginoong Jesus. Now, yan ang tanong. Ano ang iglesyang itinayo niya? So doon ako nagsimulang mag-search in. Pero hindi po ako dumiretso sa simbahang katoliko kasi nga, yung namulatan namin, ayaw namin sa simbahang katoliko dahil sa isang kadahilanan, yung number one talaga, ribulto. Ayaw namin ng mga ganon. So pumasok ako, may nag-invite sa aking Iglesia ni Cristo. So pumasok ako sa Iglesia ni Cristo, tinapos ko ang kanilang 20 doctrines. Ilan ba yung doctrines niya? 24 doctrines, 20 to 24 doctrines. Tapos pumasok rin ako sa Seventh-day Adventist, pumasok ako sa yung ibang kaanib namin na born again, yung Pentecostalism, pumasok ako sa Baptist, pumasok ako sa Mormons. Pero lahat ng pinasukan ko, umaamin at kung minsan nga, matitrace back ko sa history na mga pastor at mga tao lamang ang nagtayo. Sabi ko, ano ba talaga ang simbahan na itinayo mismo ng Panginoong Jesus? So may isang CFD, patay na siya ngayon, si late brother Eusebius Gondong. Siya yung nagturo sa akin, brother, try mo pumunta doon sa City Library. Try to search the history. Yung kung ano ba yung iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesus sa Biblia. Kaya pumunta ko sa City Library ng Davao City. I-research ko lahat ng mga encyclopedia, New Book of Knowledge, lahat ng mga kasaysayan, yung mga standard references. At lahat sila nagtuturo at nagbibigay ng komentary ng Iglesia Katolika ang mismong siyang itinayo ng ating Panginoong Jesus. So doon ako na-convince kasi kinocompare ko yung mga kasaysayan. Walang ibang kasaysayan na nagsasabing hindi ang Iglesia Katolika. Lahat ng kasaysayan nagka-claim na ang Iglesia Katolika ang itinayo ng Panginoong Jesus. At doon nagsimula yung aking interest na matuto o unawain kung ano yung mga nasa simbahang Katoliko. Kaya inaral ko yung doktrina, yung ribulto, mga purgatorio. Dahan-dahan, kasama yung mentor ko sa CFD sa Davao, dahan-dahan, tinututunan ko yung mga doktrina, yung mga aral. And at the same time, I live what I have believed. No? Kung ano yung pananampalatayan ng Iglesia Katolika, isinasabuhay ko. Kaya yun, at that time, Brother Paul, 6 to 7 months of reflecting, no, yung meditating, nagmumuni-muni ako kasi I am really it is really hard for me na mag-decision na magiging Katoliko kasi mulat ako sa pagiging born again . Kaya February 18, 2015 nagpag-decisionan ko na magiging Katoliko. At isa po kayo yung sa mga instrumento na ginamit ng Panginoong Jesus. Yes, na kasi yung naalala mo pa yung bumisita kayo ng Davao. Isa po sa mga nakinig sa iyong testimony. Sabi ko nga, kung pastor nga ito, bumilipat. Ano pa kaya ako na ordinaryong membro lamang, si Pastor Noe Dora. So doon, napag-desisyonan ko na magiging Katoliko. But that is not an easy task kasi para sa akin, napag-desisyonan kong maging Katoliko, pero hindi yung pamilya ko. Ang mahirap po talaga, Brother Paul, is yung pamilya mong bumababag sa iyong mga desisyon. Especially, I am 14 years old at that time when I got to decision to be converted into Catholicism, to go in the Catholic Church. At napakahirap ng mga bagay na iyon kasi ayaw na ayaw talaga ng pamilya ko na lumipat ako sa pagiging Katoliko. Kasi nga, yun talaga yung injected sa amin, sa aming buhay, sa buong buhay namin, na ang Iglesia Katolika ay talagang purely masama, pagano, lagsinggero, lahat na lang mga kasalanan na sa simbahang Katoliko. At sinabi ko naman, paninindigan ko ang aking desisyon kasi dito ko natagpuan yung katotohanan. Kaya at the time, medyo sinusubukan nila ako. Pinutol allowance ko. Nahinto ako sa pag-aaral. Tapos halos lahat ng mga galaw ko sa bahay, papagalitan ako. Kaya, dahil wala ng kapayapaan sa bahay namin, mas pinili ko na lang na maging mamalagi sa plaza. Kaya for 2 years. So, ibig sabihin, dahil ikaw po ay persecuted, dahil wala kang kapayapaan habang nandoon ka sa iyong bahay, kasi
yun nga ang nangyari sa iyong buhay. Mm-hmm. So ibig sabihin, Brother James, lumayo ka sa iyong pamilya. Mm-hmm. At sa nahinto ka sa pag-aaral. Mm-hmm. So ano naman ang parang pananaw ng inyong pamilya sa iyo na medyo dumistansya ka sa kanila, tapos nag-continue ka simbahan Katoliko at sila rin nagpatuloy sa kanilang sa born again Christian. So may time ba na uuwi ka sa iyong bahay? At ano na ang kasalukuyang sitwasyon ngayon sa relasyon mo sa iyong pamilya? Dati talaga, Sir Paul, it is a test sa akin. Sinubukan ko, siguro try ko nga ilumayo muna sa bahay namin. Baka hanapin pa nila ako. Ibig sabihin yun, doon ko makikita kung may pagmamahal pa ba sila. And for 6 to 8 months, namamalagi lang ako sa plaza. Eh, hindi talaga ako hinanap sa kasamaang palad. Hindi talaga ako hinanap. Kaya it was hard for me kasi kahit nga may pagkakataon na kahit sa isang araw hindi ako makakakain. Maswerte na lang kung may mga libreng lugaw dyan sa gilid ng City Hall na mamimigay niya yung pamamaraan kong makakain. Tapos may araw din na umuwi ako ng bahay. Eh, kapag umuwi ako ng bahay, pinipili ko na umuwi ng 12 p.m. 12 a.m. or 1 a.m. kasi tulog na sila yan eh. Mm-hmm. Minsan pag ginaganyan ko yung kaldero namin, baka may tira pa. Tapos pag matapos na akong kumain, dahan-dahan kong itatakip kasi pag marinig nila yan, magising, nako, ang malaking problema. Mm-hmm. Tapos 4 a.m., aalis na naman ako para hindi nanay naman ako makita. Mm-hmm. But sa kasulukuyan, tumatagal, wala naman akong ibang ginagawa kundi magdasal. Sabi ko, Mama Mary, humingi talaga ako ng tulong kay Mama Mary. Mama Mary, okay lang siguro kung hindi na sila, kung pipilitin ko pang pumulipat sa Simbahan Katoliko. Pero kung maaari, ibalik mo yung magandang relasyon namin. Mm-hmm. Yun lang talaga yung pinaka-goal ko. Pero ngayon, hindi naman sila bumalik pa sa Santa Iglesia Katolika. Pero dahan-dahan, bumubuti naman yung aming relasyon. Pero hindi naman talaga gaano na yung kagaya ng dati na halos magkakausap kami. Hanggang ngayon kasi talagang medyo may sama pa ng loob. Kasi yung tito ko kasi pastor eh. Mm-hmm. Pastor na, full-time pastor siya. Naka-assign ngayon doon sa dito sa Visayas. Mm-hmm. So meaning parang malaking kahiyan sa kanya na ikaw yung pamangkin niya ay lumipat sa Simbahang Katoliko. Mm-hmm. So babalikan ko muna yung doong panahon na nag-struggle ka doon sa iyong pag-research dahil yung nasumpungan mo ng Simbahang Katoliko. Ito talaga ang tatag ng ating Panginoong Kristo at yung mga iglesia na pinupuntahan mo ay nasumpungan mong may responsable na tao na siyang nagtatag nito. So, pinili mo sa iyong buhay na talikuran yung dati mong paniniwala at ang pag-ibig mo na sundin ang kalooban ng Diyos na maging kabahagi ng kanyang simbahan, isa iyong masasabi natin na mabigat na desisyon sapagkat yun nga ang kapalit yung pamilya mo. Yes. Ay ikaw na lang nag-decide na lumayo sa kanila para walang gulo. At ngayon, nakikita namin na talagang totoo nga na ikaw po ay lipat ng mga lugar at ngayon ay nasa Bohol ka. Mm-hmm. At sa aking nakita sa iyong conversion, Brother James, ay talagang matatag at matibay ang iyong desisyon na kahit anuman ang mangyari, dahil nasumpungan mo ang katotohanan, ay dito ka po manatili. So, praise the Lord. Maraming salamat sa iyong magandang experience na iyong nabahagi sa amin. So, sa loob po ng 7 years sa iyong buhay, Simbahang Katoliko, ano naman ang iyong mga gawain? Ano ang iyong journey? Mm-hmm. Pwede bang i-share niyo sa amin kung ano ang nangyari pagkatapos nung ikaw po ay nakapag-desisyon na magkatoliko? So ano ang nangyari sa iyong buhay hanggang sa ating panahon ngayon na ikaw po ay nakasalang bilang isa sa special na panauhin namin sa programang ito? Mm-hmm. Yes, Sir Paul. No? Nagsimula ako sa CFT way back 2015. Naging plaza apologist ako. Palagi ako sa plaza nagbibigay ng mga
market preaching. Hindi nun tinatawag ng market plaza preaching sa amin kasi palagi kami nasa plaza. Tapos nagbibigay ako ngayon ng mga lectures about sa ating Catholic doctrine, seminars na nasa Luzon, Visayas, Mindanao, pinupuntahan natin yan. At the same time, doon ako ngayon sa kay Father Darwin Gitgiano, no? Isa sa mga staff niya sa kanyang healing of Office of Healing and Exorcism. Bibigyan ng testimony sa kahit saang lugar sa aking conversion testimony kung paano ako nagiging paano ako nagiging born again to Catholic. At ito yung masasabi ko na ano ba yung mga nangyari sa akin when I was converted to Catholicism. Mas naging more cherished ko pa yung buhay ko na magiging isang banal. At the same time, hindi naman talaga natin ma-achieve ang pagiging banal, pero we are striving to be holy. No, yung Christ-like, yung Christ characteristic na kung saan mas nagiging inner yung relasyon ko sa ating Panginoon. Kasi number one po, yung paniniwala natin sa Eucharistia. Doon ako mas naging in love sa Panginoon na dahil alam ko na yung iglesyang inaaniban ko ngayon ng Iglesia Katolika, nandito yung buhay na banal na katawan at dugo ng ating Panginoon. So, kaya medyo mas lumalalim yung aking relasyon. And at the same time ngayon, palagi yung prayer life natin, kaya nga sinasabi na grow with a humble heart. No, magiging mag-grow ka sa pananampalataya kasama ang pagiging humble. At ito naman Sir Paul, sa kasalukuyan ngayon, ito bibigay ng mga aral sa ating mga Catholic youths, motivational nagbibigay na ng mga talk sa ating mga kapananampalatayang Katoliko at mga hindi Katoliko. Kaya nga sinasabi from born again preacher to Catholic preacher naman. So, kumusta naman yung pag-aaral mo? Dahil ang tanong ni brother, ang December 25 ay nandito po ba sa Biblia? Wala. Yung allowance mo. Lahat naman ang paniniwala ng Kristiyano, wala wala po dito. December 25, wala. Si Jesus Cristo, Diyos, wala. Sa panahong ito. Sa panahong ito talaga, Sir Paul, cut pa rin. I am stuck at grade 11. No, grade 11 pa ako ngayon. Kasi wala pa talagang gaanong provision, no, sa aking pag-aral. Pero sabi ko, Lord, kahit pa hindi naman ako pa nakapag-aral ngayon, gusto ko i-offer mo na yung oras ko habang naghihintay. Gusto ko mo na i-offer yung panahon ko sa ministriya na kung saan makapagbahagi ng iyong salita at saka ito dito na mangyayari ang to win more souls, to win more souls of the Catholic people na mamulat sa katotohanan, mas maintindihan ng ating pananampalataya kasama ng aking mga kasama ng mga apologists like Brother Paul. Yung ito yung ginagawa ko ngayon kasi talaga na naghinahihinto pa din pa talaga sa pag-aaral. Pero ayaw ko maging masayang yung oras ko kaya nagiging full-time muna ako ngayon. Ngayon sa pag-ministriya ko. So while nahinto yung pag-aaral mo, so busy-busy ka ngayon sa pag-iikot sa buong Pilipinas. Nakikita namin yung mga movement mo. So grab mo yung opportunity na habang hindi ka pa bumalik sa pag-aaral, imagamit yung panahon mo, yung gift of conversion sa buhay mo na ibahagi doon sa mga mahal natin magkapatid sa simbahang Katoliko. So, para mas malawak pa ang iyong mga ministry, so maaaring ibigay mo yung cellphone number mo sa ating programa para makita ng ating mga televiewers at sila po ay direktang magkukontak sa iyo in case meron pong mga invitations na ibig kanilang imbitahan. Yes. Para ma-share mo yung buhay mo sa kanila. Yes, Sir Paul. So sa ating mga televiewers, kung maaari nga kayo makapag-invite sa akin na makapagbigay ng inspirational talk o mga talk sa inyong mga lugar, please contact 0999-749-3548. I repeat, 0999-749-3548. Brother James Consensino po. Okay, so napakaganda ang experience ni Brother James, no, na kahit siya po ay teenager, may matibay na po siya na paninindigan at siya po ay huwaran sa mga katulad ng
sa kaniyang kalagay na yon na teenager, na para rin sa mga kabataan na tayo po ay makapagkamit sana ng matibay na desisyon sa kanyang buhay na naranasan niya, pati na lamang doon sa mga kabataan, pati na din sa mga matanda na wala pang gaanong prinsipyo kung ano ba talaga ang dapat sa kanilang buhay. So ang buhay ni Brother James ay isang batayan natin na kahit bata ay magkaroon po ng tamang desisyon na piliin ang Panginoong Diyos, piliin ang tunay na simbahan sa mga simbahan na existido gayon more than 40,000 man-made cults on the face of the earth, but Christ founded only one. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.